dami ho naming mga complain sa mga malalayong probinsya sa Metro Manila. Number one, dito ang Pasay. Kaya kung kayo nanonood, mayor ng Pasay, kirig ka. And dito man ho, at iba-ibang probinsya sa Visayas, sa Mindanao, sa Luzon, ang mga reklamo ho talaga, pang-aabuso ho ng barangay, mga barangay kapitan sa loob ng barangay. Tulad po na itong Shopee Rider, kamakailan lang bago ho ito, hot on the plate, sinapak ni Cup. Alam niyo ho ba kung bakit na sinapak ni Cup? Binuksan ni Cup, pinabuksan ni Cup, Cup Severino June de la Peña, ang Shopee parcel na order ho ng kanyang anak. Subalit nakapangalan sa misis ng kanyang kagawad. Bakit kaya? So yung video na ho yan, sinasabi ho natin, abay, kwenestyon ni Cup matapos buksan, ang sabi ng rider, pag binuksan na ho yan, abay, babayaran nyo na po. Eh, pagbukas ho ni Cup, hindi naman ho nakapangalan sa kanya, bagkos nakapangalan doon sa asawa ng kanyang kagawad, eh, Gina Valencia, hindi ho sa pangalan ni Cup, kaya pala itong si Gina Valencia, asawa ho ng kanyang kagawad, eh, para pala sa anak ni Cup. Ang naging problema, nung binuksan, ay sabi ng rider ngayon, ng Shopee rider na si Mar Joseph Mora, sir, abay, pag binuksan niyo na po yan, babayaran niyo na po yung parcel alinsunod sa pulisiya ng Shopee, dahil kung hindi, ay kawawa naman yung rider, mag-aabono nito. Kuminsan mga boss, balansehin ho natin. Kuminsan nagkakaproblema ho tayo dito sa mga, ito yung binibili natin sa mga online platform tulad ho ng Shopee at Lazada, na kuminsan mali-mali, eh ano naman ang kinalaman nung rider na dinideliver lamang yung parcel na pagbuntunan ng galit. Ang sinabi ho ng rider, boss, kapag hindi po, kapag nabuksan niyo na po yan, babayaran niyo na po. Ang nangyari, nagalit ho si Cup. Ang sabi ng rider, ako na po mag-aabono niyan, taga-deliver lang po ako, mensahera lang po ako eh. Eh, hindi lang ho dyan at wala po akong alam kung ano yung nasa loob, kasi inautusan lang po kami i-deliver sa inyo kung may problema man doon sa Shopee or Lazada. Abay, lalong nagalit si Cup, kaya sinampal. Pumutok po yung labi ng pobreng rider. Eto ho, nakita. Ang sinabi naman ng mga taga-barangay, wala yan, singaw lang yan. Hindi totoo. Yan po'y nakita at malalaman po ng doktor kung yung singaw at saka yung sinasabing sapak. Yung sapak ho ba na parang ang kamao mo ay suntok talaga? O may video ho yan yung sinasabing rider. Well, siniguro ho ng itong mga barangay na pagtulungan yung rider, yan ho sila dyan. Abay, mga tanod at isang kagawad. At si Cup nakalagay, bagong henerasyon, BH. Alam kaya ito ni Bernadette Herrera, bagong henerasyon. Bagong henerasyon din ng pananakit. Kaya sigurado, baguhin din natin yung henerasyon kasalukuyan. Benhar Abalos, ano? Pwede bang? Tingnan natin to. At instead na tumingin tayo sa pulis, ito munang unahin natin dahil ito po'y nasa ilalim ng DILG. Ang National Police, Philippine National Police, alam ko naman, eh, pwede rin na po dyan, may napolcom ho dyan. So it can take care of themselves. Pero pagdating sa barangay, extension ho ng lokal na pamahalaan, ito po dapat tingnan po natin. Secretary Abalos, pag dumating na po siguro at may na-assign na ho kung sino man ho yung USEC, Undersecretary for Barangay Affairs, na uuko sa mga barangay, reklamo sa mga barangay, kapitan, tanod, kagawad, turuan po natin sila ng maximum tolerance. Bilang ama ng barangay, ang dapat ho mga barangay, mga kapitan na hinahalal, matuto, sinasabing, eto ho'y, habaan ang PC. Wala po sa mandato ng ating mga barangay dyan ho sa DILG, sa ilalim ho yan ng lokal na pamahalaan, na ilagay sa kanilang kamay ang batas sa tan ang mga sinasabing taong bayan sa ilalim ng kalang restriction. Kaya ako ho, hindi ako nagsisermon, pinaabot ko lang ho sa iyo. Secretary Benhar Abalos, DILG,
kasi para sa akin, ito ang job number one para ho sa akin. Madami ho, sandamakmak ho, kung maaari lang po siguro, Secretary Abalos, papakita ko sa inyo, ang dami ho ng reklamo sa mga barangay na hindi ho nakikita. Ang police, it can take care of themselves kasi may Philippine National Police. Marami pong bagay na gusto ko hong buksan. Kung sakaling nanonood ho sa atin ng DALG, open your doors because we'll come knocking at your door para ipakita, gusto namin maging kabahagi ng solusyon ng problema. Kaya nga ho kami, hashtag ipabitag mo, pambansang sumbungan ng mga taong wala hong matakbuhan kung tinatabla ho sila sa amin po. Pinagtatanggol po namin. Hindi lang po kami kakampe. Kami ho'y tagapagtanggol. Kasama ho yan. Ngayon, para sa akin, ito pong pobreng rider, tinatrabaho ho natin to. We will come and we will go to your office at hahanapin namin kung sinong bagong USEC dito ng Barangay Affairs para maumpisahan, ipatawag, kung kinakailangan, etong pangbubugbog sa rider. Karamihan ho ng mga pobreng mga rider po ito. Ano? Nagdi-deliver lang po sila. Kung tutusin, o ikaw, congressman ka na, busita. Diba? Congressman busita, rider's party list. Ito yung unang trabaho mo dapat. Kaya lang pumunta po sa amin. Mga rider, kalimitan ho, binapalo ng baseball bat, sinuntok, putok yung labi, eto sinapak dahil lamang mali yung laman ng kanilang, in order, ipinagbuntungan ng dalit yung mga pobreng rider. Kami ho, nagsasabi ho sa inyo. Ano mang reklamo sa ilalim ng barangay, sa ilalim po ng barangay, ito sa ilalim po ng lokal na pamahalaan, local government unit, munisipyo man yan, city hall man yan, abay, sa ilalim po yan ng DILG. Kaya ako, dediretso na ako sa DILG. At dahil sa dami po ng reklamo, binubuksan na po namin yung aming pinto at kami ho'y nagsasabi na kung maaari, Sus Mar Yosef, maganda siguro, abay, siguro, ito, hot on the plate, pakinggan ho natin, ito ba'y parte na to, mas magandang mapanood nyo ho. Magandang umaga pala sa iyo, Kagawad Valenza. Magandang umaga rin po, Idol. Opo. Order pala ito ng anak ni Cap. Opo. Kulungan ng Kalapati. Opo, tama? Opo. Tapos, nakapangalan doon sa misis mo si Gina Valencia. Opo. Una sa lahat, hindi naka-address sa inyo. Kaya asawa mo mayan, pero hindi naman nakalagay Mr. and Mrs. Reynaldo and Gina Valencia. Opo. Hindi ganun eh. Lalong hindi nakapangalan kay Kapitan. Walang karapatan si Kapitan De La Peña na pabuksan ang package. Yung nabuksan na po nila, saka po nila binabalik sa akin din. Sinabi ko po na kailangan na po nilang bayaran dahil nga po binuksan na po nila yung parcel. Dahil matcha-charge po sa akin kung hindi po nila babayaran. Ah, anong ginawa sa'yo nung pumalag ka na babayaran? Sila nagalit at minura po ako ni Kapala, ba't ko babayaran yan? Iisang piraso nga lang yan. Doon na po nila ako tinulak-tulak sa bigla po akong sinakal ni Kapitan. Sinakal ka? Opo, dalawang beses po. Minura ka, tinulak ka, tapos sinakal ka. Ayun po, sinuntok po ako. Sir, sa totoo lang po, wala namang pong nangyayaring pagsisuntok po. Wala. So, paano nagkaroon ng, sabi niya, may video raw siya? Opo. Parang natapik niya si Cap, pero naitulak naman ni Cap. Siguro, ang ginawa ni Cap, is ka dyan. Yung ganon, parang ganon. Intentional yon. Kasi hinahawi mo ang tinama sa bibig. So, malilintikan ngayon si Cap. Ang dalawang opera niya ngayon. Opera, kaling kay Bitag. Nasa medical leave daw. Opo, yung sa katarata niya po sa mata. Abay, teka muna. Ang galing na mata niya. Nakakatama pa ng asintado pa rin. Ha? Bibigyan ko siya ng pagkakataon sa magot sana. Ala siya. Ang sa akin lang dito, wala sa mandato ninyo. Kaya sa Pasay, take 2 na kayo ngayon, ha? Lintek na mga barangay ninyo yan. Puro kayo mga basagulero, ha? Ay, Idol, andun po ako, no? Ako po, umaawat lang po ako. Inaawat ko na po siya. Oh. Si Joseph Moore. Bakit mo siya inaawat? Hindi naman siya lumalaban. Nilalayo mo siya, hindi mo siya inaawat. Opo. Sinasalba mo siya kasi medyo sasabog na si Cap. Tama? Opo. Tinutulak-tulak ninyo, eh. Kakasaba yan sa lugar ninyo, teritoryo ninyo, barangay ninyo, kakasa. Kita mo, ang daming tambay dyan, oh. Isa lang yung tao, ilang kayo dyan. So, tanong, ano ang mali sa nakita mong pangyayari na mag-iisang tanod, isang gagawad ka, puro tanod na dyan, nakapula? Kasi siya po talagang, ano?
Sino ang siya? Maliron. Tarantadong katuwiran mo. Katarantaduhan. Siya na nga nasuntok. Siya na nga nag-iisa. Kasi bang mali? Gumamit kayo ng dahas eh. Init ng ulo. Pasensya ka na sasabihin ko, hindi ikaw. Kabobohan yung ginagawa mo eh. Opo, opo. Sinaktan ninyo. Sabi mo, inaawat mo na siya. Paano siya magsisiga-siga anim kayo? Nag-iisa lang yung pobreng rider. Tapos kasalanan niya pa. Ito naman lintek na kapitan mong bagong henerasyon na butangero. Salamat sa pagtanggap mo. Nagagalit ako sa pinagagawa mo. Hindi ako galit sa pagkatao mo. Kaya baguhin nyo na yung sistema ninyo dyan na hindi kayo mananakit sa mga taong bumibisita nagdadala ng parcel. Tulad ng mga rider ginagawang trabaho, hindi nyo para saktan. Ngayon, pakidala ang mensahe. Siguraduhin mo makarating kay kapitan. Intindihan mo? Naintindihan mo? Siguraduhin mo makarating kay kapitan. Ulit-ulit. Siguraduhin mo makarating kay kapitan. Napanood nyo ho. Kaya ho kami kuminsan nagagalit dahil wala hong kadala-dala. Karamihan ho, abusado pa rin. Ngayon ho, transition. Mula sa dating administration, nakakausap po namin si Yusek Dino that time. Ang sinasabi ni Yusek Dino talaga, ang protocol dyan, Ben, ang kapag ikay barangay, sa loob ng barangay, in-exercise yung maximum tolerance. Kaya lang hindi nangyayari yan. Eh pag hindi nangyayari, procedure na huli, yan ang protocol kapag kayo hinalal bilang ama ng barangay or mga kagawad ng barangay, tanod ng barangay, wala sa poder ninyong manakit. Wala rin sa poder ninyo pag pinatawag ninyong tao dahil may galit kayo, isusomon ninyo. Wala rin sa poder ninyo na kumbaga kuminsan kinakastigo na ninyo, binubugbog ninyo. Oh, importante makaabot to. Kasi kung meron man ako sigurong unang makikita sa DILG, Secretary Benhart Abalos, etong barangay, wag mo munang police. The police can take care of themselves.